Magandang hapon. Magandang umaga po. Ayan, asin Sir Edelberto. Sir Edelberto, bago po sa balitang natanggap niyo na nasawi na po si Mrs. Ano po yung mga napag-usapan niyo po ni Mrs.? Bali, yung una po kasi niyang nirereklamo, yung dinadamutan po siya ng wifi, kaya hindi pa ka-online. Yun po yung unang nirereklamo niya po sa akin. Tapos yung lagi po yung sinalak yung pinto. Tapos ko lang yun po yung nilalak po yung pinto ng kwarto niya. Kinukulong po siya, ibig sabihin? Opo. Bali, tapos ko lang po siya sa tulong, sa pagkain, saka sobrang trabaho po. Tapos panggabi po kasi yung trabaho niya. Your Honor. O, panggabi? Gabi po yung trabaho. Bakit po? Bakit panggabi? Bakit hindi umaga? Yun nga po ang inanong ko sa kanya. Sabi ko, tinatanong ko po sa kanya, bakit gabi yung trabaho mo? Tinatanong ko rin po yung iba mga kasama niya kung ang trabaho nila pa ay gabi, hindi raw po. Yung mga kasama niya, araw, bakit ito panggabi? Yun po ang tinatanong ko sa kanya. Okay. Bukod sa mga... Go ahead, sir. Go ahead po. Sorry po. Bali po kasi yung pasok niya minsan po ng hapon, ganyan, tapos hanggang alas 5 po ng madaling araw, ganyan po siya pinapababa bago makapasok po ng kwarto. Kinukulong po siya pagkatapos ng trabaho? Opo, kinukulong po. Opo. Tapos po, sis lang po yung kain niya po. Ano po? Tapos po, paro isang beses lang po yung kain niya. Once a day lang siya kumakain? Yes po, Your Honor. Pag nasa kwarto po, bago po siya makakain, pag binuksan lang po ng amo niya yung pinto, bago lang po siya makakain ulit. So pag hindi bumukas, so yung amo magde-deliver ng pagkain niya? Pag akyat pa lang po niya sa works niya, bago siya makakain, Your Honor. So itong kalupitan ng amo sa message ninyo, ipinarating niyo po sa agency, ipinarating niyo po sa OWA, sa DMW, Alinan ko po yan sa agency, ang ano po niya, kasi natatakot po siya baka hindi kagad makuha, ay saktan lang po siya amo niya. Hindi naman po ako nagkulang sa pag-monitor sa kanya, sa pag-report po. Ito yung agency na nagsabi nag-inarte lang si Mrs. Taka? Yung sa counterpart po. Yung sa counterpart po. Okay. Yung sa Saudi po. Yung counterpart sa Saudi. Pilipinong nagsabi noon? Pilipino? Pilipinos po. Welfare officer? So Gina Rose Gomez po. Ito po. Gina Rose Lopez. Gomez po. Gomez Bautista. Okay. Now, nung sinasabi ni Mrs. na kinukulong siya, minsan lang sa isang araw kumain, kulang sa tulog, gabi ang trabaho, nung masabi niyo po sa agency sa local na iparating niyo po, ano pong sinabi ng agency na local? Ang ano po nila, tatawagan daw po para ma-confirm. Tapos nung nagsabi yung asawa ko na yun nga po, natatakot po siya kasi baka po hindi kagad makuha ng agency yung counterpart, isaktan lang daw po siya ng amo niya. Kaya sabi niya, kaya ko naman po yung trabaho, kaya lang yung pagkain po kasi one day lang. Tapos po yun, nagpatagal ng patagal yung alos parang hindi na po natusunod yung kontrata niya na 8 hours yung trabaho, so magkumpara na po yung trabaho niya sa oras. Kailan po na discovery ninyo mula sa inyong misis from the time na siya po ay na-deploy up to the time na nakarating na sa inyo yung mga masamang impormasyon? How long was it? Ito na po, ito lang po yung pagramadan nila noong March. Nung ma-deploy po siya October? Opo. Kailan po yung una niyong pag-uusap after October 22 nung kanyang deployment date? Bali, araw-araw na po kami nag-uusap. Araw-araw, kaya nga po. Kailan nga po yung unang araw na mag-usap kayo ni Mrs. at sinabi ni Mrs. ayoko dito kasi ito yung kalbaryo ko, etc. Anong ano po? Nung December. Yan po. Yung December? Niya sa akin yung nagareklamo po siya na hindi po siya nakakagamit ng wifi. Yan po. Gusto niya magpalipat ng employer. Kasi po madamot daw. Pero kailan po siya nagsumbong sa inyo tungkol dun sa pagkulong sa kanya, kulang siya sa tulog, at minsan lang siya kumakain, anong araw po yun? Ito pong,
Yun po kasi yung pong pag-umpisa pa lang po talaga, ganun na po yung ano, kumbaga may sarili po siyang kwarto, kaya lang nilalak po yung pinto ng amo, hindi po siya agad pakatapat. Okay, so umpisa pa lamang po. So, ano yan, after one day, two days, three days, one week? Basta po yung pagdating niya doon, nung doon sa employer niya, yun na po yung sitwasyon niya, kinukulong po, sinasarado po yung pinto niya sa kwarto, okay. Kasi sariling kwarto po siya sa baba. Thank you. Ito nga yung sinasabi ko, ano, sa OWA, sa DMW, sa Coalition of License Agents and Association of Service Exporters. You see? Pare-pareho yung kanilang mga malulungkot na kwento. First few days, lumilito na agad yung kalupitan ng kanilang amo. And yet, tayo. Is this how we treat whom we call our modern day heroes? See? Yun sinasabi ko eh. Hindi sana nagkaroon ng tragedy sa kaso nito ni Ma'am Riolin kung pinakinggan natin si Sir Edilberto or kung meron tayong monitoring system in place, Secretary Hans, na kung saan after a few days tatawagan natin yung ating worker at sinabi ni worker, hindi nasusunod ng kontrata, ito yung ginagawa sa akin, etc. Then, walang mamamatay na OFW dahil sa maltreatment. I assure you that. 99.999% wala na pong masasawi na OFW. Alright. So, kailan po yung pinakalas na nakausap niyo po si Mrs. bago po siyang masawi? July 15 po. Ano po yung sinabi niyang July 15 sa inyo, sir? Sabi niya po nung maga, sabi niya, mahal pa, pakitawagan yung agency na kailangan makuha ako ngayon kasi hindi ko na kaya masakit yung likod ko. Hindi na hirap na ako maghinga. Kaya tinawagan ko po yung agency dito sa puerto para po makuha kagad siya doon. Okay, anong sabi po ng agency? Bali, ang sabi po ng agency, tatawagan niya po yung dyan sa Manila para naman po matawagan yung counterpart po sa South para makuha agad. At too late na nung kunin yung Mrs. Jo. Yes po. Yes po. Pero di po kayo nagkulang time and time again to inform yes. The proper authorities, agencies, tungkol po sa kalagayan ni Mrs., tungkol po sa hinaing at reklamo ni Mrs. sa inyo, tama? Yes po, opo, opo. Nagre-report po ako lagi. Pag, basta po nagsabi sa akin na mag- tawag ako sa agency o mag-chat sa agency, ginagawa ko po yun, Your Honor. Okay. So, again, dito, malaking pagkukulang ng agency. Tama. Now, sir, pinapakain, meron ba siyang sinabi na meron siyang karamdaman, na meron siyang sabat? Wala. Yung nalaman ko lang po na nadulas po siya noong June 24. Tapos po, yun po yung ano, yun nga po yung humihingi po siya ng tulong sa pickup. Hindi po pinapakaroon niya. Kasi lagi po wala doon yung amo niya na babae. Ang nasasabihan lang po yung anak. Kaya nga yung anak naman doon sa nanay. Kaya po lumala ng ganun yung sakit niya po. Tulad. Okay, pero umalis dito si Mrs., healthy po siya, di ba? Yes po, Your Honor. Umasa sa lahat yes, ng health screening. Yes po, Your Honor. Kasi nga, agency muna, Miria, Human Resource and Services. Good afternoon, sir. Hindi po magandang hapon natin ngayon, Ma'am Jocelyn. So, practice niyo po ito na pinapipirma yung mga worker ninyo kahit na may health problem, papapirma niyo ng waiver para maguna at baka deploy na? May deploy na? Ah, hindi po, sir. Hindi nyo gawain to? Fit to work po siyang umalis po. Well, hindi kay Ma'am Riolin sa mga ibang worker ninyo. Pero you're aware of this kind of practice. Maaaring hindi nyo ginagawa sa inyo, pero nababalitaan mo sa ibang agency siguro. Nangyari. Tama? So, tumatangon kami ng yes. So, alam mo, so this is a practice, industry practice. Okay, DMW and OWA. So, inamin niya na mismo, hindi raw siya, pero sa ibang agency, nagiging parang common practice na kahit may mga sakit, yung mga worker, pinalalabas na
healthy sila, papirma ng waiver para ma-deploy na. Ano pong reaction nyo? Sino gusto mo? Mr. Senator, pwede ko lang pong sabihin na definitely illegal po itong practice na ito. Basic po na dapat pasado sa health exam. May prueba na hindi pasado dun sa pagkakakwento ni Mr. Edelberto at Winave, wala pong makakapagbaliktad sa unfit to work. Bawal po yun sa batas and definitely illegal. There will be a penalty, a criminal penalty pa nga ho kasi binabaliktad yung kung ano yung nakasulat na dun sa kasulatan. Sa kaso po ni Riolin, October 2023 siya lumapag sa Saudi. Nung unang mga buwan, nakapag-report sa electronic system natin na maayos siya, pero pumalya na po pagkatapos ng mga susunod na buwan hanggang nga sa nalaman na nila na may nangyayari ng hindi maayos, hindi rin po inulat sa atin at dahil doon ay may penalty na po antemano, may suspension and then may investigation na si Usec Bernard na mas malaliman po. At tama po kayo, papatawa natin in the long run ng hindi lamang administrative penalty kundi multa. Pero I'm very interested, Secretary Kakdak, Usec Olalia, Mr. Ignacio, na nagiging common practice na pala sa mga agency na kahit na not fit to work, palalabasin na fit to work, meaning idudoktor, and then papipirma na ng waiver. So, bakit alam nila at hindi nyo alam? Alam na mga agency. Inamin, oh, Rosely. Delikado to. Di ba? Mahirap ang trabaho doon sa Saudi tapos may sakit pala sa puso na dapat hindi payagan na makapagtrabaho doon. Dahil sa hirap, eh, imbis na hindi pa sa natake, natake na sa puso. Dahil dinoktor yung health certificate. So, wala pa ba tayong nakakasuhan? Wala pa ba nakukulong? Undertaking po na pinipirmahan at pinapatupad po ng bawat ahensya at ng DMW na lahat po ng kanilang ide-deploy physically healthy and fit to work. Malinaw po yun. Kapag po vinaulate yun, RV po yun, recruitment violation at hindi lamang po cancellation kundi meron pong kaugnayang criminal liability po lalo na kung namatay yung ating OFW. Pangalawang framework po ay yung sa DOH, yung PME nila, kasama po sa PME yung physical examination, ipapasa po dapat nila yon. Kapag hindi nila ipasa yung physical examination, ibig sabihin may sakit sa puso, may hypertension, pabagsak po yan. At pag yan po ay pinasa at pinagpirma ng waiver, ay hindi lamang po yung ahensyang tatamaan, pati yung medical facility na nag-issue po ng fake na PME ay tatamaan po, Mr. Senator. So how can we avoid this, Usec Olalia, from happening? Kasi rampant na eh. In-admit niya eh. So parang common practice na. So how can we avoid this kind of illegal practice? Yeah, may batas po tayo. Laki po ang responsibilidad ng isang clinic. So, dapat po kasama po ang clinic dito na mananagot dahil sila po yung nando doon at sila po yung nagbibigay ng fit to work certificate. Dadating na lang po sa amin na sila ay fit to work. But yun pong magbibigay ng certification ay yun pong clinic na accredited ng Department of Health and Department of Migrant Workers. Okay. Will it be government hospital versus mga clinic lamang na accredited ng DOH na pwede naman pasintabi, di naman lahat siguro, na pwedeng bayar, mababayaran lang para baluktutin yung result ng medical exam? Why not government agencies na lang? I mean, government hospitals, government provincial hospitals. May idudugtong lang po ako, yes, ma'am. Your Honor. Yes, ma'am. Malaki po ang responsibilidad, not only the clinic, but also the agencies. Dahil pagdating po ng dun sa host countries, the workers had to undergo also the medical checkup. Pag bumagsak po yung worker, automatic po yun pauuwiin.
at sagot po yon ng agency at saka ng clinic. Kaya kami pong mga agencies, hindi po namin isusugal yung magpapaalis po na hindi po fit to work. Dahil requirement po ng host country na pagdating ay mag-undergo po ng medical check-up. And who does the medical check-up upon arrival ng ating worker? Yun pong... Pag meron pong mga private, meron pong government. Like sa Singapore po, dinadala po nila. No, forget about Singapore. Singapore is doing good. Excellent. Wala tayong problema sa Singapore. Huwag natin idamay Singapore. Hindi, yung kung saan. Talamak yung violation. Yung sa Saudi po, yes. Wala ko akong deployment sa Saudi Arabia. Okay nga, you're talking about something that you don't know. Hindi po, kasi no, po. Kasi yung binibigyan mo example, Singapore. Ang gusto ko Saudi kasi ito yung madalas na may violation. Yeah. Yes, Ma'am Sermonia. Kaya, thank you Mr. Chair. So, ganito po ang katotohanan sa mga medical. So, si worker po, pag may medical yan, magkakaroon po ng result. First po, magkakaroon yan ng pending for medication. So, ititreat po yun. I-issuean po ng referral ng... kasi po itong mga medical clinics po for Middle East, yung GCC countries, yung Gulf Corporate Councils, there are 6 countries. So pagka po, hindi po one shot na fit to work yan, magkakaroon po ng pending. Pagka po nagkaroon ng pending, i-refer po yan sa ibang specialist. Then yun pong specialist ang magdi-determine po kung fit siya or hindi. Then there are some cases din po na napepending na magkakaroon po siya ng medication. For example po, nagkakaroon po siya ng yung sa x-ray niya na meron siyang infection because may flu. So mag-undergo po yan ng treatment. For example, 1 week to 2 weeks, 3 weeks to 1 month. So, No, ma'am. Okay, napapahama tayo. Ang gusto kong malaman, kasi sabi ni Ma'am Bracero, kung kapareho din ba kasi nang ginagawa sa Singapore, sa Saudi, ganun din ba na pagdating nung worker, pinapa-medical pa rin. Po, Mr. Chair, opo, kasi po. Okay, sige, sino po ang nag-medical? Pagdating po dun sa bansa na... How many days after? Meron pong 1 week or 2 weeks dun po sa government hospital. Kasi po, pag po sila na fit to work, that is the time na may apply ni employer si worker ng kanyang residence permit. Yung pong tinatawag nila na Bataka Madaniya. So, kailangan po, meron pong ganoon si worker. Sorry, okay. So, pagdating niya sa Saudi, merong mag-check? Opo, kailangan pong idala ng employer si worker. Kasi may... Sa isang government hospital sa Saudi or a clinic na accredited? At dun lang po, no, sa government hospital kasi po, yun po ang requirement ng... Okay, sige, sa government hospital. So, what happens if pag hospital Saudi na not fit to work yung worker? Immediately po, repatriation. Hindi po pwede mag-stay si worker doon. Kaya po kami mga recruitment agencies na fit to work na po dito. There are instances na nagiging unfit siya doon. Yun po, no way na makapag-work. Immediately po, repatriation. Yun na po yung nire-report so, namin. So, ano nangyari na sa atin, fit to work, pagdating sa Saudi, 2 weeks later, not fit to work. So, tama yung mga sinabi man ni Ma'am Jocelyn na pinipit to work dito, pagdating sa Saudi, government hospital ang nag-check ng Saudi, lumitaw na not fit to work. So, sa kasong ganun, anong nangyari sa agency? So, pagka ganun po, kami po yung responsible dun sa repatriation. Macha-charge po kami dun. So, in that case, DMW or OWA, so anong ginagawa? Na...